Ayan, meron tayong kakaibang bisita ngayon sa studio, V. Yes, of course. Pero ah, may kailangan muna tayong panoorin. Mm-hmm. Sa Pilipinas, mayroong halos 600 klase ng mga ibon. Mayroong makukulay, mayroong maliliksi, at meron ding makukulit. Kaya naman, makikulit kasama ang mga makaw sa ating Wednesday Pets Day. Narito. Makaw pala. Akala ko parot. Makaw. Okay. Narito ang ating Wednesday Pets Day na Macaw Pets. Tama naman pala. Eh, kasama nila si Rick Espiritu, founder and president ng Majestic Wings Philippines at member at Macau Flyers na sina J.R. Mabanwa, Dave Dela Cruz, at Pong Falcon. Welcome and good morning. Good morning sa inyo. Thank you sa pag-invite. Sino yung mga naririnig ninyo habang nagbabalita kami? Hindi po manok yun. Ito po yung mga Macau parot. Iba't iba klase Macau ang dala namin. Ito po ay isang Ruby Macau. Okay. So, Ruby Diamond. Macau. Pwede rin Macau sa Philippines tayo. Mm. So, blue and gold Macau and then buffoon Macau. Iba, maraming klase ng Macau sa Pilipinas. So, kayo isang group kayo or organization na mga breeders ng actually, Macau? Ano kami, ito yung bagong hobby ng Philippines dito sa Pilipinas or sa Asia. Ito yung tinatawag na free flight. So, free flight meaning pinapalipad namin freely yung mga alaga namin sa nature sa iba't ibang lugar sa Pilipinas or sa pwede rin sa urban. Paano babalik? Kaya safe ba yun? Ito nga yung ginawa namin twist. Di ba dati, ang mga ibon natin nasa cage lang. Mm-hmm. So ginawa namin, binigyan namin ng mas exciting yung buhay nila. So pina-experience namin sa kanila yung paglipad, yung katulad yung ginagawa nila sa nature. So tinitrain namin sila, bata pa lang yung mga ibon. So, kami ang kinikilala nilang master. And then, kailangan namin silang turuan ng recall, basic recall. And then, yung pagkatapos nun, i-outdoor na namin, free flight. So, makikita nyo dyan sa mga video. Akala ko, si Wawi de Guzman nag-zumba lang. Nag-ano rin pala siya makaparo. Kayo, sir, ano po ito? May experience din po ba kayong mag-alaga ng mga pigeon? At para kasi ganito rin yung ginagawa sa ibang mga kalapati, di ba? Parang tinuturuan nilang umalis for a certain time, tapos babalik after a few hours. Pero gutom na yung mga sa training, si Pong ang sasay. Sige po. Yung pigeon kasi, pagka binato mo kunyari sa Tarlac, babalik ng Manila, ganun. Eto po, kahit sa Mubitawan, sa amin siya babalik. Kaya kahit dumayo-dayo kami, kunyari, punta kami ng Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, sa amin babalik yung ibon. Hindi siya babalik dun sa bahay niya sa Manila. Kung sa Amerika kaya? Tignan natin. Doon hindi siya babalik. Pero in fairness kasi, itong mga ibon na to, kaya nilang bumalik. Mm-hmm. Yung iba, gina-ghost eh. Ah, ganon? Pero sige, kwentuhan nyo naman kami, paano ba yung pagkakaiba ng iba't ibang klase na Macau and parrots din? Kasi syempre, medyo ako, hindi ako knowledgeable, iba pala yung Macau sa parrots or magkasama pala ito. Ano kasi, ang mga Macau kasi, yan, mga loyal kasi yan. Okay. Wala kasi silang vocal cords kasi hindi sila ganun nagtotok talaga. Nagmimimik sila pero onti na yung vocabulary na alam nila. Unlike sa mga African Grey Parrots, Amazon, Cockatoo. Sila kasi yung mga mararaming vocabulary na kaya nilang masabi. Yun, tinitraining din kasi natin yung mga ganung klaseng parrot sa pagsasalita. Pero yun sa'yo, parang maliit siya, no? Yeah. Laki rin siya ng ganyang kalaki. Hindi. Ito, mature na siya. At tawag ito is green cheek conure. Ibang species. Ibang species naman to. Ito naman, unti lang din yung alam nilang sabihin, pero more in tricks kasi sila. Tsaka, trained sila for free flight. Yes. Fairness. Pare-pareha sila. Pare-pareha. So, ayan, linawin natin na, ito pong Macau parrots, hindi nagsasalita. More on... Mimic lang sila. Mimic lang. Kumbaga, pili lang yung mga words. Tsaka nang gugulo. Ano yung pwede nilang i-mimic ngayon? Mike, More in free flight. Mamaya ipapakita namin kung paano yun. Yung mga basic recall.
Oh, okay. Gusto niyo po ng parrot na nagsasalita is yung kakatu, African Grey, Amazon. Amazon. Ito, naninigaw lang sila kanina pa siguro yes. Sigaw, no? Si Sir, si Dave, si Dave. Si Sir ang tahimik, para imbis na ibon, dapat alagaan mo, ako na lang. Pwede. Pwede. Sir, paano mo, kailan mo na-discover sarili mo na, kailan mo nahiligan mag-alaga ng macaw parrot? Nagkumpisa po kasi nung pandemic, wala po kasi tayong magawa nun eh. Kaya nakakita po kasi ako ng mga grupo na nagpapalipad sila ng mga iba-iba klase ng parrot. Meron din po mga maliliit na mga... San Cunyur. Sana hilig siya. Makatin. Alves. Yan po. Kaya nakahilig. Nagkumpisa po ako nung nag-training habang walang ginagawa ng pandemic. Nire-register yan. Yes. Yes. Meron po siya yes. So, government recommended din. Yes. Sa mga interested, saan po sila makakakuha ng makakabili ng... Sa mga interested doon na gayahin or subukan yung ginagawa naming hobby, message nyo lang kami sa Majestic Wings Philippines page and Macau Flyers Philippines na page. So, this coming, meron kami event, this coming February 17, 18, 19, meron kami event sa SMX convention. Oh, doon sa Pasay. Yes. Okay. Philippine Pet Expo 2023. Ayun. So dito, ayan, nakikita niyo sa screen, diyan pinagsama-sama na natin lahat ng grupo ng hobbyist, exotic, avian, pati isda, lahat. Tortoise. Nandiyan, tortoise. May Zumba doon, wala. Lalagyan natin. Sige, go. Isa mo ba? Lalagyan natin ang Zumba doon. So, sa February 17, 18, and 19, magkita-kita tayo sa Philippine Pet Expo. So, sinabi ko nga, nandyan lahat ng quality na grupo. Okay. Number one na group dito sa Pilipinas. Nagsama-sama lahat. Okay. Wow. Compact. Okay, balik lang ako. Okay. Ano bang food nila? Anong diet nila? Meron kami dito yes. Kami na special formula para sa kanila. Oh, special formula? Tapos seeds, vegetable, then fruits. Sunflower. Almond. Ah, okay. Oh, kung interesado kami, magkano yung ganitong mga mako? So sa pricing po natin. Papailing. Mabigat ba? Mabigat. Medyo mabigat po kasi pag yung kumbaga si profile ito. Ang entry level po ng mga parrot namin is yung kagaya ng kipong na blue and gold mako nasa 140. Okay. So 140. So habang nagbabago yung kulay niya, so yung kay Sir Dave naman nasa 320. Yung green. Taray, parang yung green. So patas na patas yan. So tong hawak ko pag lalo na pag trained nasa 400 pataas na yan. ₱400. So kung ngayon kung gusto niyo kami makita or gusto niyo kaming makasama mag free flight, makapanood kayo ng free flight. Madalas kami sa Nabotas, Tansa Nabotas, and then sa Hulong Duhat, Malahabon, okay. Sipay, Datent, saan pa ba? Tagaytay, Upland. Sige, abangan namin yan sa mga social media pages yes. Nila. I-follow nyo kami sa social media namin, yung Macau Flyers Philippines, and then Majestic Wings Philippines. Okay. Paano yung pangingitlog nila gano'ng katagal? Ito. Yung maturity nila, depende uli sa mga nila sa breed nila. So, yung blue and gold mako nasa 8 years bago sila mag-matured. Okay. So yung buffoon 13 years. Ah, so, okay. Ang pinakamatagal is this ano, so, this breed. Nila ay 60 to 90 years old. Ano ganoon? So, wala na tayo sa mundo. Yes. Nandiyan pa rin sila. Walang wala yan sa lolo ko. Ano yung may-ari? Yun nga yun. Pwede may pamana. Adoption. Ipapamana natin sa iba. Sa mga anak natin. Yun ang preparation natin. Yun ang preparation natin pag nag-aalaga tayo ng mga gantong exotic birds. Di ba tayo nagpa-sample kung anong nagagawa nila? Ano ba yung tricks na nagagawa? Yung tipong. Pakita natin yung sa outdoor kasi pinalilipad namin siya pre-flight. Pero dito, tatawagin namin. Para pagka sa outdoor, kaya niyang bumalik. Ito. Pag, naku, huwag kang mapapaya. Babalik ka ha, huwag kang mapapaya. Babalik. Ako sa bahay ko. Come. Yeah. Wow! Ako din. Yeah. Come! Buhating ko! Sina Dave, may mga tricks ba sila? Ganun din. Ganun din. Babalik din ako sa'yo. Ay, maraming salamat. Oh, yes. Go ahead.
Yun nga ulitin namin, sa magkita-kita tayo sa February 17, 18, and 19. Sa Pasay City. Philippine Pet Expo 2022. Alright! Yan na, tandaan nyo po yan mga yes. RSP. February 17. Muli, nakasama po natin si Rick Espiritu, founder and president ng Majestic Wings Philippines at member at Macau Flyers na sina... Ayan, lahat sila. Hindi mo na tayo naman. Alright, thank you so much for being with us. Ayan na!